Magandang araw sa iyo. Kamusta ka na? Handa ka na ba para matuto ng bagong kaalaman? Kung ganun, tara na at simulan. Ikaw ay nasa edukasyon sa pagpapakatao 10. At sa araw na ito, napag-aaralan mo ang Module 10 na may pamagat na ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Inaasahan sa module na ito na iyong ay paliliwanag ang tunay na kahulugan ng kalayaan. At sa pagtatapos ng module na ito, inaasahan na iyong nababatid ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Napahalagahan ang tamang paggamit ng tunay na kalayaan sa pamamagitan ng pagtugon sa mga kaakibat nitong responsibilidad at nakapagbibigay ng mga paraan ng tamang paggamit ng kalayaan. Pero bago ang lahat, sukatin mo muna ang lawak ng iyong kaalaman tungkol sa paksa sa pamamagitan ng pagsagot sa paunang pagsubok. Meron kang 10 segundo para pumili ng tamang sagot. Handa ka na ba? Piliin at isulat sa iyong sagutang papel ang titik ng pinakaangkop na sagot. Una, itatamasa natin ang ating kalayaan kung nagagampanan natin ang ating A. Kilos loob, B. Konsensya, C. Pagmamahal, D. Responsibilidad. Ang tamang sagot ay D. Pangalawa, bakit mahalaga na maunawaan ng tao ang tunay na kahulugan ng kalayaan? A. Upang maging masaya siya sa kanyang ginagawa. B. Kaya niyang ipaglaban ang kanyang karapatan dahil alam niya ang tunay na kahulugan nito. C. Walang sino man ang maaring pumigil sa kanya na gawin ang gusto niya kung alam niya ang ibig sabihin nito. D. Magagamit niya ito ng tama at hindi niya magawang abusuhin ito dahil alam niya ang katapat na gampanin upang matamasa ito. Sagot D. Pangatlo, alin sa mga sumusunod na sitwasyon sa ibaba ang nagpapakita ng tunay na kahulugan ng kalayaan? A. Araw-araw pa rin pumapasok si Mitos bilang nurse sa Rizal Medical Center sa kabila ng takot at pangamba sa panganib na hatid ng COVID-19. B. Pinuntahan ni Lina si Marley upang humingi ng paumanhin sa kanyang nagawang pagkakamali. C. Malakas ang loob ni Shen kaya nasasabi niya ang gusto niyang sabihin sa isang tao. D. Nagagawa ni Annie ang mamasyal anumang oras niyang gustuhin. Ang tamang sagot ay A. Pang-apat, bakit binibigyan ng kalayaan ng tao? A. Upang matutong gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa. B. Upang matamo ang layunin kung bakit siya nabubuhay sa mundo. C. Upang maging masaya ang tao sa buhay niya sapagkat nagagawa niya anuman ang kanyang naisin. At D, upang mapalaya ng tao ang kanyang sarili mula sa kanyang kahinaan at matutong tumugon ng buong puso sa hinihingi ng pagkakataon. Ang tamang sagot ay D. Huli,
Alin sa mga sumusunod na pangungusap sa ibaba ang nagsasaad ng tunay na kahulugan ng kalayaan? A. Ang pagiging malaya ay ang pagtugon ng may pagmamahal sa tawag ng paglilingkod. B. Makabubuti sa bawat tao ang paggamit ng kalayaan. C. Ang pagiging malaya ay nakabatay sa kilos ng tao. D. Ang kalayaan ay ang paggawa ng mabuti. Ang tamang sagot ay A. Kumusta ang iyong score? Mataas ba? Huwag kang malulungkot kung ito ay mababa. Dahil ang araling ito ay inihanda para sa iyong pagkatuto. Ngayon, pumunta na tayo sa balik-aral. Sa nakaraang module ay natutunan mo ang mga prinsipyo ng likas na pastoral, ang pahalagahan ito sa hubog ng iyong konsensya at tamang konsensya. Tingnan nga natin kung naalala mo pa. Unang tanong, ano ang pangunahing prinsipyo ng likas na batas moral? Ang pangunahing prinsipyo ng likas na batas moral ay gumawa ng mabuti at umiwas sa masama. Mahalagang matandaan mo ito hanggang sa iyong matanda sapagkat malaki ang maitutulong nito sa iyo, lalo na sa iyong gagawing pagpapasya. Pangalawa, ano ang kahalagahan nito sa paghubog ng iyong konsensya? Isa ito sa magsisilbing gabay mo upang mahubog ang iyong konsensya dahil ang prinsipyong ito ang laging magpapaalala sa iyo na ikaw ay gumawa ng mabuti sa sarili at sa kapwa. Para sa panimula ng ating aralin, tingnan mo mabuti ang mga larawan at petsa. Ano ang napansin mo sa mga larawan at petsa? Sa iyong palagay, anong salita ang maaari mong iugnay dito? Tama! Kalayaan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kalayaan? Sa ibaba ay makikita mo ang iba't ibang kahulugan ng kalayaan. Pumili ng isa na tumutugma sa iyong sariling pakahulugan. Itiman ang bilog at ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili. Alin ang napili mo? Ito bang una? Itong pangalawa? O itong pangatlo? Iminumong kahi ko na pakinggan mong mabuti ang tatalakayin ngayon upang mamaya ay mapagtanto mo kung ang iyong pinili ay tama. Kalayaan. Ito ang laging hinahanap at sinisigaw ng karamihan, lalo na ng mga taong pakiramdam nila na hindi na binigyan ng karapatan na magpasya o gawin ang kanilang nais. Ito rin ang madalas sambitin ng ibang mag-aaral kapag pakiramdam nila ay hinihigpitan sila ng kanilang guro sa loob ng silid-aralan dahil sa mga patakaran na ipinatutupad dito. Sinasabing ang kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad. Bilang isang bata, malaya kang maglaro at magsaya sa isang palaruan hanggang sinusunod ang mga patakaran sa lugar na iyon. Ganun din bilang mag-aaral, malaya kang gumamit at manatili sa silid aklatan hanggat wala kang nilalabag na alituntunin dito. Ibig sabihin nito, malaya kang gawin ang nais mong gawin kung nagagampanan mo ang iyong responsibilidad bilang isang individual.
Magkakatulad ba ang pakahulugan mo sa salitang kalayaan mula nung ikaw ay bata pa hanggang ngayon? Ang pakahulugan ng bawat tao sa isang bagay o pangyayari sa buhay ay maaaring magbago o maaaring mas lumalim pa dahil sa kanyang mga natutunan sa kanyang mga karanasan sa buhay. Ano-ano ang tatlong salita na tumimo sa iyong puso at isipan mula sa mga gawain sa module na ito? Isulat ito sa loob ng hugis puso. Gamitin ang mga ito sa pangungusap upang makabuo ka ng konsepto kaugnay sa aralin. Tandaan, mahalagang malaman mo bilang tao ang tunay na kahulugan ng kalayaan upang magamit mo ito ng tama. Dahil kung alam mo ang tunay na kahulugan nito, magiging maingat ka sa iyong kilos at pagpapasyang gagawin sapagkat malinaw sa iyo na sa bawat kalayaan mo ay mayroon itong kaakibat na pananagutan o responsibilidad, kaya hindi mo ito magawang abusuhin. Kapag naunawaan mo na ang mas malalim na kahulugan ng kalayaan, mas magiging masaya ka na tumulong o maglingkod sa nangangailangan kaysa ikaw ang tutulungan o paglingkuran. Mas iisipin mo kung ano pa ang maaari mong iambag sa lipunan at hindi ang kung ano ang makukuha mo mula rito. Ngayong naunawaan mo na ang tunay na kahulugan ng kalayaan, paano mo ito gagamitin ng tama? Magbigay ng mga paraan sa tamang paggamit ng kalayaan sa mga sumusunod na sitwasyon. Una, sa panahon ng Enhanced Community Quarantine. Pangalawa, paggamit ng social media. Pangatlo, paggawa ng gawaing bahay. Magaling! Kahanga-hanga ang iyong mga sagot. Nawa ang iyong mga natutunan sa araw na ito ay lagi mong isa-puso at isa-isip upang magsilbing gabay sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag rin kalimutan na sagutan ang gawaing pagsasanay para mabuo mo ang module na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat!